esto, supongo, claro. Sí. What's up mga boss, Yims here, and this week, 3 days lang pasok namin. Actually, kahapon pumasok na ako, pang second day na ngayon, and bukas, last day. Then, Thursday, Wednesday, Friday, Saturday, wala tayong pasok. Pero guess what? Wala tayong lakad dahil chill-chill lang tayo sa budget ngayon at padating nga sila moms next month. So, talagang ano ko, hapit ako ngayon sa pera. Dahil simula nung bakasyon, hindi pa din ako nakakabawi. By the way, nag-practice kami kagabi and tinry namin i-record yung practice namin. As in, doon mismo galing yung sound sa may mixer, doon sa may speaker. So, links below sa SoundCloud, nandiyan yung recording namin. Hindi siya perfect, pero nakakatuwa lang kasi ganun pala yung natulog namin pag nagpunta kami siguro sa recording studio or something, pag naayos yung mga tono-tono, yung mga volume ng bawat instrument. Okay siya, pero hindi siya perfect. Pero natutuwa lang ako kasi first time ko lang din ma-experience yung ganung bagay, yung full band kayo, tapos may singer kayong ano, dedicated na singer, then may bass, may drums, and everything, may keyboardist. So, nakakatuwa lang. Usually kasi pag natutugtog ako, halos ako lang mag-isa or may kasama lang ako isang gitarista. Usually ganun lang yung namin routine. Pero ngayon, nakasama ako sa mas malaking group, sa mas malaking event. Next week na pala ito, guys. So, yun. Ang dami nating activity ngayon. Hindi ako masyado nakapag-vlog, but I'm okay, I'm happy. And nag-enjoy ako sa mga ginagawa ko ngayon. And wala akong amo ngayong tatlong araw na to. So, chill-chill lang ako. Pero napaka-productive ko ah. Kahapon nakagawa ako ng design ng t-shirt namin para next week na yun, dun sa Music Ministry shirt. Pero hindi pa na-approve. Kailangan din mapaprint na yun. So, kailangan ma-finalize na yung design. Pakita ko sa inyo. Ito siya. So ayun, ngayon magre-review ulit ako ng song kasi nagdagdag kami ng dalawa pang song na tutugtugin namin next week. So, woo! By the way, itong mga foods ko ngayon, coffee. Itong itlog na to kahapon pa yan kasi nagano ko pansit canton, dalawang itlog yung nilaga. So, yung isa hindi ko kinain, binaon ko. Hindi ko din naman nakain kahapon. Then, meron ng orange, banana, and pizza dahil may kainan kagabi sa bahay, yung kapitbahay namin naghanda siya. So, yun. By the way, lunch break na and magpa-practice lang ako ng kanta or tugtog kahit wala akong gitara. Actually, nag-air guitar lang ako kasi kinakabisado ko lang yung chords. Because mas maganda, mas kabisado. At saka, mas maganda nga, hindi ka na magkakamali. Because it's already on your, what do you call that, muscle memory. And yeah, yun lang muna ang gagawin ko para maging productive naman yung araw ko. So, let's go. Our God is King. Glory of Jesus, the King above all kings. And as the nations sing, the glory of Jesus, the King above all kings. So come on, come on, sing out, and forget what left behind you, Lord God. Nakatapos lang namin mag-dinner ni Daddy. Naghanap kami ngayon ng shoes. Because yung shoes kasi ko... Kasi alam mo ba yung shoes ko? Oh. Biyak na siya sa... Ako naman, 2 years na... Kinakain pa ako. Ako naman, 2 years na yung black shoes ko. Hindi ako nabili. Ngayon lang ulit ako. Tsaka alam nyo ba kung magkano lang to? Ano lang to? 900... pesos ah. Ay, hindi pala. 1,000 plus, mga ganun. Tapos yung huling bili ko dun sa sapatos ko na 2 years ago na, nasa 700 plus lang yun. O, diba? Mukhang maganda naman. Maganda yung fitting niya actually. Maganda. Pati sa maong ganda. Diba? Ganda nga. Bibiling ko na nga eh. Naka-chempo agad ako na maganda. Kaya hindi siya madulas. Cool. Tingnan nga anong bagong sapatos. Pakita mo yung luma mo. Tingnan mo yung luma na. Tingnan mo yung luma ni Dots.
bago na palitan. Yeah. You see this my old shoes. No. Ang ganda no, ang ganda oh. pa ng pagka-leather. Oh. Butas hanggang loob. Kinakain na yung medyas kapag naglalakad ako. Ako naman, maayos pa din naman after 2 years. Oo, oh, diba? Maayos pa. Injury niya. Oo. Meron loob. Yun yung sira-sira. Oh. Puknat na yung loob. Oo, oh, diba? Anyways, may bago na kami shoes. Madi-dispose na namin to. Pwede na namin ipamigay. Ito naman yung akin. Oh, diba? Stig. Magkano kuha mo dyan? 120 ang price. Tapos sabi ko tawa doon na binibigay 100. Tapos pagdating namin doon, ito na yung punch niya 100. Sabi ko, hey friend, ito, that's 95. Mappy discount. That's my son. Ah, your son? Okay, 95. From 1, ito nga sa akin, 145 ang tag price eh. Oh, naging 95 na lang. Malaki kinikita nila dito sa mga ito. Pero matibay ito basta mga India. Made in India itong mga ito eh. Ang oh, si daddy oh. Oh, oh lupit. Hindi pa siya madulas. Oh, kumakapit ito maganda din itong akin. Ayaw patalo. Maganda din itong akin eh. Oh, diba? Kita kong yan sa'yo. Wala. Diba? Nakabili na din ako ng guitar strap ko. Dahil yung guitar strap ko umiiyak na. Nung last time nga na ginamit ko yun, in-stapler ko na yung dito. Kasi sobrang wak-wak na. Papakita ko sa inyo. Wait lang. Look at this. Tiyan in-stapler ko. Oh. Sobrang wak-wak niya na eh. Ito pa, yung kabila. Oh. In-stapler ko na siya kasi nung last time na ginamit ko. Anyways, goodbye. Papalitan ka na ng bago. What's up mga boss? Yums here and today's the last day ng pasok namin because may 2 days off nga kami gaya nga na sinabi ko. But anyways, ang ginawa ko lang maghapon ngayon is mag-open ng social medias and manood ng video sa YouTube. And may pinapanood ako ngayong series pero weird siya. Love at First Kiss. Total Strangers na magkikiss sila for the first time. And then they will judge each other based on the kiss kung magtutuloy ba sila on their 2-minute date dun din sa loob ng studio. And after ng 2-minute date, they have a whole day naman to date also kung nagustuhan nila yung isa't isa. Pero ang weird lang ng concept pero interesting kaya ako siya pinanonood. And hindi lang siya girl to girl or hindi lang siya girl to boy or boy to girl. Alabo. Hindi lang siya girl to boy but also girl to girl and boy to boy. Iniskip ko yung sa boy to boy na nagkiss. Anyways, I have a question for you. Because usually ang pinag-usapan is the sex after marriage. And what do you think of the also yung kiss after marriage? Meron ba sa inyo nag-agree? Kasi parang ang weird naman kung kayo na mahal yung isa't isa. Kahit mag-jowa lang kayo pero hindi kayo nagkikiss. It's parang weird. Parang kulang. Parang hindi mo na naman kailangan intayin yung marriage para lang sa kiss. Kasi it's showing your part of showing your love also bukod sa sex nga na which is different thing naman kaysa sa kiss. Pero sa akin, it's normal and it's okay lang na mag-kiss kahit mag-jowa lang. Kayo ba? What do you think? Kailangan ba muna magpakasal bago mag-kiss ang mag-jowa? Wala lang, naisip ko lang dahil kakapanood ko nito. Tingnan nyo. Actually, this one, babae sa babae sila. Pero this is the third date na nila. Nag-click sila sa first kiss, then nag-click sila dun sa 2-minute na date. Then ito yung full day na nila na magde-date. Ganda ng babae. Tapos yung isa parang model yung matangkad, diba? Pero yan siya, ganyan siya. So today, I roughly watch like 20 plus strange people, stranger na mga tao na nag-kiss.
Dahil wala akong magawa dito sa office and wala akong vlog na ma-edit dahil pagsasamahin ko yung kahapon at saka yung ngayon because I think konti lang yung na-film ko kahapon. So yeah, 20 strangers na ano yung couple na yun. Kasi isang episode, I think apat, nakaka-anim na episode na ako. Anyways, uwi na. Goodbye office, see you in 4 days. By the way, may iniwan si daddy na halaman dito. Dadalhin na namin ata sa bahay. Ewan ko anong klaseng halaman at kung saan niya nakuha yan. Pan-display ata to. Pero totoong halaman niya na. Yeah, bakasyon na. Tapos na yung aming bakasyon. Hindi, pasok. Pasok. By the way, manilibre yung isa namin kasama sa dinner. So, magdi-dinner kami ngayon. Ewan namin pa kung saan. Mamaya namin pag-uusapan. Pero syempre, sa mga medyo fancy-fancy tayo ngayon. Kasi libre. May isang restaurant dito, Cookson or Pattaya restaurant. Or, I don't know, let's see. Pag-usapan natin yan mamaya. Asian food. Or Asian tayo, Korean. Let's see. Glory of Jesus the King above. Now you are found to sit by a drunken bed.